So, okay na siya. Tanggalin natin yung ating isang plastic yung nasa harap. Tin siya ng monggo. Isang monggo. Ginisa ko na to, guys. Yung ating monggo. Papaya. Meat. Longganisa. Hindi ganyan lang natin. Spread lang natin para lagayan natin ng itlog. So, igaganyan lang natin siya. Then, ilibigit natin para hindi siya, hindi lalabas yung ating palaman. And then, gagamit tayo ng pinggan. G-shape lang natin siya, mga ganyan. So, this is it. Yo, what's up mga kawetlog? Welcome back again to my channel. For today's video, mga kawetlog, ay gagawa tayo ng Ilocano Special Empanada. So, umpisahan ko siya ng gagawa ng dough. So, let's get started! First step, gagawa tayo ng dough. So, magpapakulo tayo ng tubig. Para may lasa ang ating dough, lagyan natin siya ng konting magic sarap para masarap. Konti lang para may lasa siya. Madami akong nilagay na tubig kasi madami yung gagawin ko. And then, lagyan natin ng paminta. Tapos, ilagay natin ang ating food color. Then, konting asin. Tapos, ihalo ang ating mixture. Haluin siya hanggang sa mag-blend na lahat yung ingredients. And then, hayaan muna natin siyang kumulo. Kumukulo na. So, ilalagay na natin siya ng yung rice powder. Pero habang nilalagay natin yung ating rice powder, kailangan i-stir natin siya para hindi siya hindi sila didikit-dikit parang ganyan oh. I-stir lang siya ng i-stir ganyan. Dahan-dahan natin ilalagay yung ating rice powder. Hanggang sa dumapot. So, kapag marami pa siyang tubig, pwede natin siyang dagdagan ng rice powder. Kasi, para mas marami siyang magawa. Mas marami tayong magawa. Kailangan i-stir lang siya ng i-stir. I-stir natin siya. Pero hinaan yung apoy para hindi siya masunog. Basta i-stir lang natin siya ng ganito. Ganyan. Hanggang sa maluto yung ating rice powder. Kailangan wala na siyang white-white dito, yung powder. Maihalo natin lahat. Kasi sa loob, meron pa yan. Sa loob. Eto na guys, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng dough. Yung masa natin. Kuha tayo dito yung luto na. First pala, yung tubig. Konting tubig lang. Tapos ilagay natin ang ating nalutong masa. Lagay natin dito. Dinamihan ko siya ng tubig kasi madami yung gagawin ko.
Igaganyan lang natin siya sa tubig para maihalo natin siya para mas madali mamayang imasa natin para hindi siya masyadong wet. Wet log. So, eto na siya. Lalagyan natin ng rice powder. Rice powder, dahan-dahan lang nating ilagay. Ganyan. Tapos, imamasa natin ulit. Imamasa natin ulit dahan-dahan. Then, lagay tayo ulit. Ganyan. Masa. And it's tiring, guys. It's really tiring making this. 9 minutes na tayong nag-ninid. Okay. So, itatabi na natin siya. Then, we prepare to cook now. Para sa palaman na papaya, i-blanch muna natin siya. Natapos ko na siyang pinagdad. Yan. Pinayod ko na siya, yung papaya. Tapos, i-blanch lang natin siya kaunti. And then, titigain natin siya mamaya hanggang sa mag-dry siya. Tapos, ilalagay na natin siyang kalaman. Kasama ang ating monggo at minced pork. Ito na kayo ng ating papaya. Okay na siya. Dry. Natiga ko na siya. Parang aksara na siya. Sarap. Natin. Hiragyan ko na siya ng konting asin. So, eto na guys, yung ating palaman. Tapos mainit na yung ating kalan, lalagay tayo ng madaming mantika. So, umpisahan na natin guys na gumawa. Eto, nilagyan ko na siya ng mantika para hindi siya mag-stick sa ating plastic. Then, ganito lang gagawin natin. Gagawa tayo ng wrapper. Ganyan. This is the wrapper. So, okay na siya. Tanggalin natin yung ating isang plastic yung nasa harap. Nasa top, I mean, sorry. So, lagyan natin siya ng monggo. So, ginisa ko na to guys.
yung ating monggo para may lasa. Ganun lang natin, i-spread natin siya para lagyan natin ulit ng papaya. Meat. Karneng baboy. Longganisa. Then, ganyan lang natin, i-spread lang natin para lagayan natin ng itlog. Lalagay natin ng isang buong itlog. So, ganyan lang. Kung gusto nyong lagyan ng asin, konting asin sa top, pwede rin. Kung prefer nyo yung mas tasty. And then, igaganyan lang natin siya. Then, ididikit natin para hindi lalabas yung ating palaman. And then, gagamit tayo ng pinggan. Isi-shape lang natin siya, na ganyan. So, this is it. Ganyan na siya, guys. So, ganito na ang ating empanada. Ngayon, lalagay natin siya sa mantika. Paprito na natin siya. Dahan-dahan lang para hindi tatansik yung ating mantika. Ito yung pinakamahirap na part, yung paglalagay mo, pagpiprito. Kasi kapag hindi mo makontrol, tatansik yung mantika. So, kailangan talagang kapag first time yung gumawa, dapat meron kayong merong isa na nakakaalam na magtuturo sa inyo. And then, itong ano, babalik rin natin. Kahit sa pagbaliktad, guys, kailangan dahan-dahan. Kasi kapag kag-iinginan nyo din, yung malakas masyado, tatalsik pa rin yung mantika. So, gawa tayong pangalawa. Ganun pa rin ang gagawin natin. Same. Gagawa tayo ng wrapper. Then, same procedure. Lalagay pa rin tayo ng munggo. Tama? Okay na. Then, ang papaya. Tapos ang ating meat. Ang ating lunganisa. Parang masarap kasi malasa ng lunganisa. Special. Special siya. Then, lalagay tayo ng itlog. Okay? Then, we're done! Kumusta mga ka-wet log na laging nakatutok dito sa aking channel na kahit walang kabuluhan ang aking ina-upload? Andun pa rin kayo nakasuporta sa channel ko. Naghihintay ng upload para inyong mapanood. Salamat sa inyo, mga kaibigan kong tunay. Maaasahan ko kayo dito sa channel ko. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye!